Hoy Kakusina! So para po sa ating recipe for today, isa ka rin ba sa mahilig sa kanin at buko? Kung mahilig ka dyan, para sa'yo ang video na ito. Yan, so sa isang kaserola, maglalagay lang po tayo dito ng 2 cups of glutinous rice or yung malagkit na bigas. So yung 2 cups po na yon ay 1/2 kilo. So ilalagay lang natin yan dito sa ating kaserola and then after po nun, huhugasan lang natin yung ating malagkit na bigas. So depende na sa inyo yon kung gaano karaming water, basta kung paano kayo mag-unab ng regular rice, ganun lang din po yung gagawin natin dito sa ating malagkit rice. Yan, so ang ginawa ko po dito, 2 beses ko siya inunaban at after natin tong maunaban or mahugasan yung ating bigas, isasalang lang natin to sa ating kalan on high flame and then lulutuin lang po natin to ng kagaya ng pagluto rin natin ng ating regular rice. Yan, so nilagyan ko siya ng 2 cups of water and then lulutuin lang natin to hanggang sa makita natin na naluluto na nga yung ating kakanin or yung ating malagkit rice. So kapag naluto na yung ating malagkit rice, gagamitan lang natin to ng sandok para iwawagwag lang natin yung ating malagkit rice. And then after nun, isiset aside lang po muna natin to and then kakailanganin pa natin ng iba pang mga ingredients. Habang nakaset aside naman po yung naluto natin na malagkit rice, sa isang kawali, maglalagay lang muna tayo dito ng 1 can or 400 ml ng coconut cream or yung unang bigas sa gata. Kung ayaw nyo naman po ng ginagamit natin na nasa lata, pwedeng-pwede kayong gumamit nung natural na kakang gata, magpakayod lang po kayo at ipiga. So 2 cups po yung total ng coconut cream na kakailanganin natin. Kapag nailagay na po natin yung coconut cream, maglalagay lang po ako dito ng ubi halaya essence, pero optional na lang din po yun. At kapag nailagay na po natin yan dyan, maglalagay na rin tayo dito ng 1 can or 390 grams ng ube condensed milk. Yan. So ilalagay lang natin to dito lahat. Ayan. Tapos kapag nailagay na natin yung ating ube condensed milk, maglalagay lang din po ako dito ng konting salt para maging balance yung lasa ng ating gagawin na recipe. Yan. So kapag napagsama-sama na natin yung mga ingredients dito sa ating kaserola or sa ating kawali, imimix lang po natin to ng maigi hanggang sa mag-combine na yung mga ingredients na inilagay natin dito sa ating kawali. Yan, so kapag na-mix na po natin yan ng maigi at nag-combine na sila dyan, pwede na nating buksan yung ating apoy sa ating kalan in medium flame. So dapat katamtaman lang yung apoy natin, hindi malakas at hindi rin po siya ganun kahina. Yan, tapos lulutuin lang po muna natin yung ating cream mixture hanggang sa makita natin na medyo lumalapot na po yung kanyang consistency. Para nang sa ganun, kapag inilagay na natin yung ating malagkit rice, hindi na po tayo mahihirapan sa todo-todong paghahalo ng ating recipe. So dapat dito pa lang sa mismong cream ay lulutuin na po natin to. Yan, so kapag na halo-halo na natin yan mga kakusina, at napansin ninyo na medyo kumakapal na rin yung consistency ng ating cream, yung hindi naman super kapal pa, pwede na natin i-add yung twist dito sa ating recipe na 1 cup ng yang coconut. Yan. So ito po yung parang pang bukayo lang yung kanyang texture. So kapag nilagay na natin yan dyan, continuous lang din po ulit natin tong hahaluin hanggang sa makita natin na maluto na rin po yung coconut at medyo lumambot na rin siya. Yan. So lulutuin ko lang muna yung ating coconut cream and then after nun, ipapakita ko pa po sa inyo yung next procedure. Kapag kumulo na yung ating cream mixture at napansin ninyo na medyo lumambot na rin yung inilagay nating buko, pwede na nating ilagay yung naluto natin kanina na malagkit rice. Yan, so ilalagay lang natin to dito lahat. And mga kakusina, kaya pala natin niluluto ng maigi yung ating cream mixture para maiwasan din na mabilis na masira or mapanis yung ating recipe. Yan, so ilalagay ko lang lahat ng malagkit rice dito sa ating kawali and then after nun, continuous lang po natin tong hahaluin hanggang sa mag-reduce na yung liquid or yung ating cream mixture dito sa ating kawali. Hanggang sa ma-absorb na po nung ating malagkit rice yung mixture na inilagay natin dito. Yan, so nag-live po ako sa ating Facebook page nung nakaraan at ipinakita ko po sa inyo kung gaano talaga katagal maluto or maging maligat yung ating recipe. Yan, so ang gagawin po natin, hahaluin natin to ng hahaluin hanggang sa makita po natin na na-absorb na talaga ng malagkit rice yung ating
ube mixture. Yan, so hahaluin lang natin to ng maigi. At after po nun, pwede na natin tong isalin sa ating mga molders. So habang hinihintay po natin na ma-reduce yung ating cream mixture, na ma-absorb siya ng ating malagkit rice, please don't forget to like and follow yung ating Facebook page, Kusina ni Angel. At kung meron ka rin pong Instagram, paki-follow na rin ako doon, Kusina ni Angel. At kung gusto mo rin mag-share ng mga niluluto mo everyday, o kaya naman, gusto mo rin matutupan ng iba pang mga recipes, pwedeng-pwede kang sumali sa ating Facebook group. Andiyan lang yan sa ating Facebook page. And yes, mga kakusina, kung meron din po pala kayong TikTok account, meron na rin po akong TikTok. So, paka-search na lang po yung Kusina ni Angel _official and paki-follow na rin po ako doon. Ayan mga kakusina, kung napapansin ninyo na halos nawawala na yung liquid ingredients dito sa ating kawali at na-absorb na talaga siya ng maligkit rice, at kapag ganito na po yung kanyang consistency, pwede na nating i-off yung apoy sa ating kalan at isasalin na po natin to sa ating mga molders directly. At kapag sinalin po natin yan, mag-ingat lang po kayo kasi nga sobrang init ng ating recipe, at i-flatten lang din po natin to. Kapag na-flatten na natin to mga kakusina at na ilagay na natin siya or na set aside na natin to, pwede na rin natin siyang i-enjoy. Yan. So, isisalin ko lang lahat ng ito dito sa aking mga molders at isiset aside ko lang siya hanggang sa medyo lumamig na po ito. And then, after noon, ipapakita ko na po sa inyo kung ano yung natapos nating recipe for today. At ito na nga mga kakusina! Tapos na ang ating no bake and no oven na ube biko buko. Kung nag-enjoy ka sa ating video, please like and share this video, at kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please click subscribe button, click mo na rin yung notification bell, click all para lagi po kayong updated sa bawat in-upload kong mga videos. Ayun lang mga kakusina! Thanks for watching and enjoy this video!